Welcome back dito sa Doray Travel with Purpose. And ngayon, magre-review tayo ulit ng dalawang bola. Sa ngayon naman ang i-review natin, dalawang Molten BG series. So ito yung Molten BG 4500 at ito naman yung Molten BG 4000. So, naalala niyo ba yung Molten GG7X? Wait lang. So okay, ito naman yung Molten GG7X at Molten GF7X. Yan, Molten GG7X at Molten GF7X. So original parehas ito. Si Molten GG7X, pinalitan siya ni Molten BG 4500. So ito yung pumalit kay Molten GG7X. Si Molten BG 4000 naman, ang pinalitan naman niya ay si Molten GF7X. So sa quality, kumbaga sa quality, mas mataas si Molten BG 4500 kaysa kay Molten BG 4000. So ganun din sa GG series, mas mataas yung quality ni Molten GG7X kaysa kay Molten GF7X. So ibig sabihin nun, mas mabilis mapupudpud itong si GF7X. So dito naman sa Molten BG 4500 at sa Molten BG 4000, so dito naman sa dalawang ito, ganun din. So mas mabilis lang mapupudpud ito, pero halos konti lang naman yung difference nila. At may nagtatanong na kung ano din yung difference ng tatlo, Molten BG 4500, Molten BG 4000, tsaka yung Molten BG 3800. So yung Molten BG 3800, yun yung pinakamababang quality sa kanilang tatlo. Kumbaga, pinakamataas na quality si Molten BG 4500, sumunod si Molten BG 4000, at yung sumunod kay Molten BG 4000, si Molten BG 38 naman. Si Molten BG 5000 naman, hindi natin pwede compare dito sa mga to, kasi si Molten BG 5000 is for indoor only. Itong mga bola na to, ginagamit ito for indoor and outdoor. Pero nakalagay naman dito, nakalagay dito is for indoor lang tong bola to, pero dito sa Pilipinas, ginagamit ito for indoor-outdoor. Matibay itong mga to. Papakita ko naman sa inyo yung gamit na Molten BG 4000. Ah, diba ulit? Ito yung Molten BG 4000 na bago, hindi pa nagagamit ito. At ito naman yung Molten BG 4000 na gamit na. So nakatapos na ito ng isang liga doon sa Sikat Alfonso, Cavite. So ilang laro ang nagamit nito, pero makikita nyo naman yung quality, napakaganda pa rin. Intact pa rin yung mga panel niya, hindi siya nagtuklap. Hindi nagtuklap-tuklap eh, no? Makikita nyo, di ba? Hindi nag-angatan yung mga panel niya. Unlike ng mga OEM na bola, nag-aangatan itong mga to. So itong Molten, nababasa ito. Nung naglalaro kami, nung ginagamit namin sa liga, laging nababasa. So syempre, open kasi, covered court lang yan, pero open yung gilid. So pag lumalabas, lalo na pag naglalaro kami, umuulan, nababasa ito. Kaya makikita ninyo, maganda pa rin yung bola. So ang problema lang dito, pag ganito nakapudpud siya, medyo mahirap na siya mag-grip. Pero makapit pa rin naman, makapit siya. Yun lang, pag napawisan na to, hindi na siya ganun kadulas. Unlike ng mga bago na Molten BG 4000 at BG 4500, pag napawisan, madulas. Ito, kahit mapawisan ito, hindi na to ganun kadulas. No? So maganda na yung quality nito. So ayun ang kinaganda ng mga BG series, na mga BG series, habang tumatagal, mas gumaganda yung quality niya. And yung mga bolan to, mabibili niyo dito sa Yayab's Bodega. Ito na lang yung mga available na bolas dito sa amin na original Molten BG 4500. Sa Molten na Molten. Pag Molten, yung mga Molten GG series, yung GF7X tsaka yung GG7X, phase out na yun, mga idol. Meron mga ilan-ilan na lang na binibenta sa market, pero napakamahal na yun. Lalo na yung binibenta ko, pinakamahal ata yung binibenta ko, tapos sinundan na nila, kaya nagtaasan yung mga price nila dahil doon sa binibenta ko rin. Pero marami naman nagkalat ngayon na OEM, na Molten GG7X na OEM. Pwede nyo rin gamitin yun pang indoor-outdoor, pang ano lang din, pang practice, pang barabara, pang pahirap sa tropa. So anyway, balik tayo dito sa Molten BG 4500 at BG 4000. Paano malalaman kung original itong ganitong bola? So makikita nyo dapat yung barcode. Yan yung barcode, printed lang. Printed. So sa Molten BG 4000, halos wala namang ganyan nagbibenta ng OEM na ito, yung mga fake na ito. Ang pinakamaraming fake lang, tsaka OEM, itong Molten BG 4500, tsaka yung Molten BG 5000. So paano malalaman kung original? Printed lang yung barcode. Pati itong mga description na to, yung sukat ng hangin, yung sukat ng bola, yan, printed lang lahat yan. Sa OEM, nakalubog to, nakaukit yung mga, ukit-ukit yan, pero dito printed lang. So difference din ng dalawa, ng BG 4000 at BG 5000, yung competition na nakasulat dito, dito sa BG 4500 is
medyo gold yung, medyo yellow or gold yung kulay niya. Dito naman sa BG4000 is solid black, tsaka nakaukit siya. Ganun din naman, nakaukit din naman dito. Hindi naman siya ganun hindi naman siya ganun kalubog. And yung, makita nyo tong lining na to, yung nakasulat yung BG4500, white yung kulay niya, no? Tsaka saktong-sakto lang, maliit lang yung pagka, maliit lang yung font nito, yung lettering nito. Hindi katulad sa mga OEM, medyo embossed siya, malalaki yan masyado. So, ganun din dito sa BG4000. Yan. So, okay guys, so that's it. So, kung gusto nyo bumili ng bola, bili kayo sa Yaeb's Bodega, just click the link below, o kaya just sa yellow bag, datry kayo sa shop namin. Pwede kayong order ng kahit ilan yung gusto. Yun nga lang, no? So, ngayon, it's October, magdi-December, medyo pahirapan makakuha ng bola ng ganitong, pahirapan makakuha ng ganitong bola dahil konti lang yung supply na dumarating. Lahat ng mga leather na bola, konti lang dumarating na supply. Mas marami pa yung supply na itong BG45 kaya sa dito, ito, medyo konti na lang to. So, next year, may tip ako sa inyo, next year, magpapalit na ng bola si Molten. So, ang contract kasi ni Molten, hanggang 2023 lang, yan, nakalagay dyan sa mga ano nila, hanggang 2023 lang yung BG series. Ganun din to, itong BG4000, BG series din yan. So, hanggang 2023 nilang. So, malamang next year, makakita tayo ng mga panibagong design ng mga Molten basketball. At, syempre, magbebenta rin tayo nun. At, so, ayun, kung gusto niyo ng mga original na bola, no? Siyempre, kung ayaw nyo kung madalas, actually, marami nang bumibili ng bola, marami nang fake, maraming umorder doon sa, marami nang chat sa akin, marami nang PPM sa akin na umorder sa ibang shop pagdating sa kanya ng bola. Iba daw yung dumating na bola. Ganito yung pinakitang picture, pero yung dumating sa kanilang bola, yung OEM. So, medyo may mga seller talaga na hindi honest, no? At least, si Yaeb's Bodega, sa Doride Travel with Purpose, honest kami dito. Kung ano yung binibenta na, kung ano yung nasa picture, yun yung ipapadala namin na bola. Pag sinabi namin original. Sinasabi namin kung OEM yung binibenta namin, kung Class A yung binibenta namin, kung UA yung binibenta namin, sinasabi namin. At nag-iisa lang ang binibenta namin OEM, yung GG7X. So, para makasigurado, kaya Yaeb's na kayo. So, that's it guys. I'm Bounce Out. Don't forget to subscribe, like this video, comment down below kung may mga questions kayo. At syempre, huwag niyo makalimutan bumili sa Yaeb's. Mm-hmm.